Matapos ang deklarasyon ng Pogo Ban, ipinagbawal na rin ng Tagore ang pagtanggap ng mga bagong empleyado sa Pogo. Sa isa pong operasyon kontra ilegal na Pogo naman, 10 Chinese ang naaresto sa Clark, Pampanga. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Mga maliliit na ilegal na Pogo na nagkukubli umano sa mga residential area ang target ng PNP-CIDG sa operasyon sa Clark, Pampanga. 10 Chinese national ang huli sa paghahain ng 7 search warrants sa iba't ibang villa at townhouse sa eksklusibong komunidad. Na-recover ang mga computer, gadget at money vault na ginagamit umano sa kanilang operasyon. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na ito-turn over sa Bureau of Immigration. Nasa kustodiya na rin ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chinese national na inaresto sa Tuba Benguet noong Sabado. Wanted siya sa China at may Interpol Red Notice para sa panloloko umano sa halos 200,000 tao. Nakatangay siya ng 7 billion yuan o halos 56 billion peso sa China. Peking Cambodian passport umano ang gamit ng dayuhan. Siya kasi yung kinoconsider namin na pinaka-brain nung Pogo operation, ano, yung scamming operation dito sa Pilipinas. Hindi lang isang Pogo hub ang sineserbisyohan ito, ano. Siya kasi consultant siya ng maraming ng iba't ibang mga Pogo hubs. Kasunod ng dineklarang Pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa PAGCOR, bawal na ang new hire sa mga Pogo. Sa susunod na linggo, pupulungin ng PAGCOR ang mga Pogo. Ang pinagkakalob ng PAGCOR na lisensya ay isang privilehyo. At ang problema ito ay anumang oras maaaring bawiin ng PAGCOR. Ang nasa 30,000 Pilipinong Pogo worker na inaasahang mawawala ng trabaho, tutulungan maghanap ng trabaho. Nakikipag-usap na raw ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga BPO at IT company. Kasi marami sa kanila mga encoder eh. Kung merong kakulangan yung kanilang skills, yung kasanayan nila, sasamahan namin ng ano ng training, upskilling, retraining. Ang fact-finding team naman ng COMELEC nagsadya sa Bamban, Tarlac para sa investigasyon nila tungkol kay suspended Mayor Alice Guo. Sa linggong ito, inaasa magbibigay ang law department sa COMELEC on bank ng kanilang rekomendasyon kung may misrepresentation o panglabag sa Omnibus Election Code si Guo. Kung ang findings po ay tama ang law department, meron talagang maaaring nakumit na krimen na tinatawag na election offense, yan po ay kaagad na uutusan ang law department ng NBank na i-file ang information sa regional trial court. Dapat ma-afford ng due process ang lahat ng humaharap na sasakdal sa Commission of Elections. Ayon sa acting mayor ng Bamban, isa't kalahating buwan na nilang hindi nakikita si Guo. Ilang beses nang giniit ni Guo na Pilipino siya at hindi protektor ng mga Pogo. Kaugnay naman sa quo warranto petition na inihain ng Solicitor General laban sa kanya, tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang abogado. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pong magkaroon daw ng epekto sa 2025 budget ng PNP ang hindi pa rin pagkakahanap kay suspended Mayor Alice Guo. Nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sigurado raw si Escudero na matatalakay ito sa budget deliberations. Pero pagtitiyak niya, hindi naman tatanggalan ng intelligence funds ang PNP dahil baka lalo raw silang pumalpak. Nitong Lunes, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senado sa mga Pogo na posibleng maapektuhan ang budget ng PNP at NBI kung hindi pa rin nila mahahanap si Guo sa loob ng isang buwan. Wala pang reaksyon dito ang PNP. Patuloy pang hinahanap si Guo dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo. Sa ngayon, mula po sa Senado ang warrant of arrest kay Guo at hindi pa mula sa korte. Handa raw umalalay ang Department of Labor and Employment sa libu-libong Pogo employees na mawawalan po ng trabaho dahil sa Pogo ban. Ang malinaw na plano po dyan ng DOLE, itanong na natin kay Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir.
Magandang umaga, Connie, at magandang umaga din po sa inyong mga televiewers at supporters. Opo, Secretary, para lamang ho maging mas malinaw po, ano, kasi iba-iba ho ang lumalabas na figures, kung ilan ho ba talaga yung mga POGO employees, no, na maapektuhan po ng ban. May mga nagsasabi kasi 20,000, may iba 30, may iba 40. Ano ho ba talaga ang nasa inyo pong figures? Connie, actually, yan nga ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng pagpupulong initially ng PAGCOR kahapon ni Chairman Altenco. Kasi gusto namin na ma-reconcile yung mga numbers na nakukuha at pinapahayag kung sa mga nagtatanong ano ba talaga. At batay po dun sa aming pagpupulong kahapon na magkakaroon po ng validation meeting subsequently, na pangungunahan po ng isang aming Assistant Secretary Paul Anubera, at ang Regional Director po ng ating NCR, ay ibabalidate po yung mga numbers. At ang amin pong napag-usapan kahapon, batay sa kanilang tala po ay mga 40,000. Dahil ito po yung nakatala, at alam naman po natin ang panggagalingan ng listahan ng mga involved sa ganitong klase pong activity ay ang PAGCOR na siyang nagbigay ng lisensya. At yung mga kumpanya po naman na nakalista doon sa pinagkalob sa amin ng PAGCOR, ibabalidate din po namin yung mga empleyado dahil gusto po namin silang ma-profile para nang sa ganun mabalakas po namin ang tamang intervention o assistance para po doon sa mga manggagawa na pwedeng maapektuhan po o mapinsala sa pagsasara po ng operasyon ng POGO, ng dating POGO na IGL po ngayon yung mga lisensya nila. Alright, just to clarify din ho, Secretary, ito pong bibigyan natin ng assistance at ililipat po sa iba't ibang mga industry ay purely Filipino citizens lamang. Yes, yan po yung ating mandato sa Department of Labor and Employment at pagtutuunan po namin ng pansin yan, yung mga directly employed po. Subalit, alam din natin naman, Tony, na meron ding mga indirectly employed, yung mga kumbaga sa ano, related na mga trabaho na pwede pong maapektuhan kung magsara na po ng tuluyan itong mga IGLs. Okay, may mga industriya na ho ba kayong tinitignan na paglilipatan po sa mga POGO workers natin? May mga kausap na ho ba kayong mga kumpanya para sa kanila? Mayroon na, initially, Tony, no, especially dun sa IT, business process sa management sector, kasi doon po sa initial na resulta ng profiling ng ating pong National Capital Region, nakita po doon na malaking bahagi po doon ay mga encoders. So ibig sabihin, may kaalaman po sila sa teknolohiya. So kung meron man pong kailangan, karagdagang pagsasanay na isasagawa, bahagi po yun ng interventions na pwede may pagkaloob po ng Department of Labor and Employment na pangungunahan din po naman ng PESTA. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Secretary. Maraming salamat, Tony, at mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Ayan po naman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Napapasok lamang po na balita, isinailalim sa State of Calamity ilang bayan sa lungsod sa Cavite matapos umabot doon ang oil spill ng lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, idineklara ito sa Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Ipinagbabawal na rin po ang panghuhuli ng mga shellfish tulad ng tahong at halaan, pati na ng alimasag at alimango. Planong mamahagi ng provincial government ng mga relief goods para sa mga apektadong mangingisda na sa tansya po ng provincial government ay aabot sa 25,000. Nito pong nakaraang Webes nang lumubog ang MT Terra Nova. Dead on arrival sa ospital ang dalawang bata matapos umanong malason sa kinaing puffer fish o butete sa Lamnitan, Basilan. Wala pang isang oras mula ho nang nakain ang inihaw na puffer fish, nahirapan na daw sa paghinga ang mga bata. Apat na iba pa ang na-ospital. Walang pahayag ang kanilang mga kaanak. Hindi inirekomenda ng DOH ang pagkain ng butete dahil sa taglay nitong lason. Inaalam na ho ng mga otoridad kung may mga iba pang kumain ng naturang isda. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.